Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli na namang magbabalik para magbigay sa inyo ng ideas, guidance, and tips for your long-distance relationship. And for today's video guys, ay wala tayong magiging direct topic kasi ngayon ay magbabasa tayo ng 10 random questions from our comment section below like what I did before. So kung nasa long distance relationship ka, ay manood ka kasi wala ka mang pagbabasihang topic for today ay kada tatalakayin nating questions guys ay iba-ibang sitwasyon, iba-ibang individual na nasa long distance relationship na maaaring kapulutan nyo ng aral kung kayo man ay nasa long-distance relationship ngayon. At sa 10 random questions natin guys, ay aside sa babasahin natin yung mga tanong, ay of course, ipapaliwanag ko sa inyo yung kung ano ang dapat nyong gawin, kung paano nyo ito i-handle kung maranasan nyo man itong sitwasyon na ito. Na lalo na guys, kung first-timer ka sa long-distance relationship, ay malilito at maguguluhan ka talaga kung anong gagawin mo. At para masimulan natin, but of course, don't forget to hit the subscribe button below. At huwag nyo rin kalimutan guys na itap yung thumbs up button natin kung magugustuhan nyo itong video. At isama nyo na rin na itap yung bell button so you will be notified to all of my upcoming videos. Guys, huwag na natin to patagalin kasi 10 rin to nabili ko this time. So, medyo marami-rami talaga to. Kaya, umpisahan ka agad natin sa ating situation. Number 1 na nagmumula kay Maria's Vlog. Ang tanong niya guys ay, possible kaya na di pa kami nagkikita tapos gusto niya ako papuntahin doon sa kanila. Taga California siya, tapos bago pa lang kami magkakilala. Ano pwedeng i-apply na visa? Dito naman sa sitwasyon ni Maria's Vlog guys, unahin natin tong unang tanong guys na posible kayang magkita sila ng ka-LDR niya kung pupunta siya doon ngayon hindi pa sila nagkita sa Pilipinas. At ang pangalawang tanong guys ay kung anong klaseng visa ang pwede niyang i-apply. Ganito po yun. Yes, possible na makapunta siya sa Amerika para doon sila mag-first meet ng boyfriend niya. Ngayon, ipapaliwanag ko guys yung complication about this matter. Lalo na taga-California yung boyfriend niya. So it means nasa Amerika yung boyfriend niya kung saan napakahirap na bansa na pasukin. Ang pangalawang makakapag-komplikado ng sitwasyon niya guys ay bago pa lang sila na nagkakilala. Posible yes na magpunta siya sa Amerika. Yes, Maria's Vlog, posible po na magpunta ikaw sa Amerika, sa California, pero ganito po yun. Ang pwede niyong visa na i-apply, it's either K-1 visa, fiancé visa, or tourist visa. Ngayon, ipapaliwanag ko guys sa sitwasyon niya kung bakit napakakomplikado ang ganitong sitwasyon kasi kung kukuha siya ng K-1 visa, it means fiancé visa, hindi pa sila nagkikita. Sa pagkakalam ko guys, sa Embahada ng Amerika, pag mag-a-apply ka ng K-1 visa, ay may interview na fiancé mo talaga itong pupuntahan mo sa Amerika. Kaya ka mag-a-apply ng fiancé visa. Ngayon, isa sa mga backup files na hahanapin nila ay yung patunay na fiancé mo talaga itong pupuntahan mo doon sa California. Ngayon, hindi pa kayo nagkikita ng boyfriend mo. Hindi ka pa niya meet up sa Pilipinas. Kung saan, doon papasok yung complications, guys. Kasi sa pag-a-apply mo ng K-1 visa, ng fiancé visa, papuntang Amerika, ay hahanapan ka ng imbahada ng backup files, which is pagpapatunay na fiancé mo talaga yung pupuntahan mo doon. So, isa sa pinakamatibay na ebidensya, guys, ay yung photos together na nag-meet na kayo, nag-bonding na kayo, kilala mo talaga yung fiancé mo, yung sponsor mo. So, ganoon po yung ibig sabihin nun na since hindi pa kayo nagkikita ay wala kang maipapakitang ebidensya na fiancé mo talaga yung sponsor mo. So, sa K-1 visa, sa fiancé visa, sa embahada pa lang ay wala na. Wala na po kayong chance. Ngayon, pagdating naman natin sa immigration, hindi pa kayo nagkikita. Ilagay na natin guys na nakakuha ka nga ng K-1 visa, yung fiancé visa. Ngayon, doon ka naman sasabit sa pagtatanong ng immigration officer.
Kasi pag fiancé visa, yung bit mong visa, guys, ay for sure, hahanapan ka talaga ng backup files like photos together. Pero since hindi pa nga kayo nagkikita, guys, ay sabihin na natin, yes, nakakuha ka ng K-1 visa, pero sa immigration ka sasabi. Ma-o-offload ka for sure kung hindi ka makakapagbigay ng backup files na magpapatunay na fiancé mo talaga yung sponsor mo. So, since ganyan na komplikado yung K-1 visa, guys, nakikita mo na na medyo wala talaga siyang pag-asa kasi nga hindi pa kayo nagkita. Plus sa immigration pa rin pala, guys, ay since bago pa kayo magkakilala, ay buwuklatin, hahalungkatin ng immigration officer yung conversation nyo since from the start hanggang at present. So, kung malaman ng immigration officer na yung relationship nyo ay bago pa lang, so, baka yun din yung magiging dahilan, guys, na ma-offload kayo. So, kahit pa makakuha kayo ng K-1 visa, guys, ay so-so pa rin yung journey nyo pagdating sa immigration. Kung makakaalis nga ba kayo o hindi. So, it means sa K-1 visa ay medyo malabo yung pag-asa nyo doon. Ngayon, may isa pa kayong choice kundi ang tourist visa. At dahil pupunta ka doon as turista, dapat kailangan may backup kang money. Dapat may pera ka sa bank account mo. Ngayon, magkano ba ang kailangan mong pera? So, like for example sa Amerika, dollar ang pera nila doon, guys. So, siguraduhin mong medyo malaki-laki talaga yung pera mo sa bank account mo. Ngayon, kung jobless ka, I think wala po ikang pag-asa sa tourist visa. Kasi, hindi ko alam, guys, hindi ako sigurado kung ano talaga yung exact requirements para makakuha ka ng tourist visa going to America. Pero isang sigurado ako, guys, na pag tourist visa ang bit-bit mo, tapos pagdating mo sa immigration, ayan ang ipapakita mo na tourist visa ka nga para makaalis, ay for sure hahanapan ka ng bank statement. Kung may sapat ka bang pera pantustos sa sarili mo papunta sa bansang Amerika. Ngayon, kung jobless ka, paano mo ipapaliwanag sa immigration officer na bakit ka nagkaroon ng ganyang halaga sa bank account mo kung wala ka naman palang trabaho? So, baka isa pa yan ang magiging dahilan na ma-o-offload ka kasi yung situation and purpose mo ay hindi po magkatugma. In my case nga, guys, nung humarap ako sa immigration ay hinanapan nga ako ng certificate employment. So how much more pa kung tourist visa yung dala-dala mo? Na kung tourist visa ay dapat suportado o may sapat kang halaga sa bank account mo. Pero ngayon, ang problema nga kung jobless ka ay paano mo susuportahan yung pera na nasa banko mo kung wala ka namang pinagkukuhanan ng kita. So ngayon, ilagay naman natin sa sitwasyon na may trabaho ka, magkanong pera ba ang kailangang ilagak mo sa bank account mo para makapunta ng California? Actually, wala pong exact amount na yan yung standard na kailangan maabot mo kung ang bit-bit mo ay tourist visa, guys, sa immigration. Wala pong ganun. Ngayon, ang gawin mo para magtugma yung purpose mo sa sitwasyon mo, guys, ay i-count mo yung sahod mo buwan-buwan or yearly income mo, tapos yun yung ilagak mo sa bank account mo. Na kung titingnan ng immigration officer ay hindi naman yung magugulat siya. Na halimbawa ay may 500,000 peso ka sa bank account mo, pero yung trabaho mo ay tendera na ang sahuran ay 3,000 a month. Tapos last year ka lang nag-umpisang magtrabaho. I-calculate mo daw yan, guys, yung 3,000 peso mo na monthly, last year ka lang nag-umpisa kung aabot ba yan ng 500,000 peso. Kasi, for sure, hindi. So, isa rin yan sa magiging batayan, guys, na baka ma-offload ka sa immigration kasi yung situation mo ay hindi tumutugma doon sa purpose mo para makaalis ka. Now, let's go to our second question, guys, na galing naman kay Ivon Torogi. Good morning, ask ko po ako mismo di nakapag-reply sa kanya dahil sa selos. Till now, 1 week na, wala din reply. LDR po kami, mag 1 year na din. Ano po gawin ko? Kung may di pagkakaintindihan sa long distance relationship, lalo na kung selos, ay wag na wag niyong papatayin yung communication niyo. Na gaya ng ginawa ni Ivon Torogi, lalo na kung ang dahilan, guys, ay selos. Kasi
Kaya mo sinabing selos kasi hindi mo pa confirm na yung pagdududa mo ay totoo nga ba o hindi. Kaya nga ang ginawa mong label ay selos. Kasi hindi mo alam kung confirm ba na yung pagdududa mo, yung iniisip mo sa kanya ay totoo nga ba o hindi. Wag na wag mong papatayin yung communication mo, guys, kung may di pagkakaintindihan kayong ganyan. Sa halip, diretsahin mo yung ka-LDR mo, yung ka-partner mo, kumprontahin mo kung ano yung nasa isip mo. Kasi yung communication nyo, guys, ayan lang yung isang hibla na nagbubuklod sa inyo. Na kung ikaw mismo ang puputol niyan, ay magsi-self-pity yung kapartner mo. Mag-iisip yan automatic kasi syempre hindi mo kinumprunta, basta mo na lang pinutol yung communication mo sa kanya, mag-iisip yan na baka pagod na siya sa akin. O kaya nakakita na siya ng iba at doon nabalin yung atensyon niya. Ganyan automatic yung iisipin niya sa'yo, guys. So, sa part mo, nagsiselos ka, gusto mo amuin ka, pero hindi alam ng kapartner mo kung anong dahilan kung bakit mo basta pinutol yung communication mo. So, ganoon yung iisipin niya na baka may iba ka, pero ikaw gusto mo lang magpapaamo kasi nagsiselos ka. Pero hindi alam ng partner mo, guys, na pinagdududahan mo siya kaya ka nagsiselos. Kaya magiging mitsayan ng misunderstanding sa LDR nyo, lalo na kung hahaluan mo ng pride na dahil nagsiselos ka, kailangan amuin ka ng boyfriend mo. Gayong hindi niya naman alam kung anong ginawa niyang masama. Kasi ikaw lang naman itong nagduda at hindi mo rin naman siya kinumprunta, so wala siyang kaalam-alam kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi nga guys, nasa long distance relationship kayo, dapat i-maintain nyo yung communication nyo kahit nasa misunderstanding kayo, pag-usapan nyo. Huwag yung basta mo lang puputulin at hayaan mo siyang manghula kung ano yung iniisip mo. Kasi kung ganyan po ang ugali nyo ay for sure, hindi po magtatagal sa inyo yung ka-LDR nyo. O kung magtatagal man, pero ang relationship nyo guys ay parang on and off na hindi mo maintindihan kung saan ba kayo patutungo. Kung aabot nga ba kayo sa finish line na magkasama pa o ano. Magkakatuluyan nga ba kayo o ano. Wala kang matibay na panghahawakan na ilulook forward mo na siya yung magiging kasama mo in the end. Kasi yung relationship nyo ay hindi stable. So now, let's go to our situation number 3, guys, na galing naman kay Cyrus Niliaska. Nang sabi niya ay, "Hello ate, ask ko sana baka may alam ka po paano makapunta ng Ecuador. Ano po kayang mga requirements? Thanks po." Actually, hindi po ako ang imbahada ng Amerika, pero ang Ecuador po, guys, ay is one of the country in South America. So, pag sinabing Amerika, guys, ay close country yan. Kahit pa nasa South ng Amerika yan, guys. As long as pupunta ka ng Amerika, ay mangangailangan ka ng visa. Kasi yung visa mo, guys, ay yan yung magiging point of entry mo sa kahit saang bansa ka man pupunta kung ang pupuntahan mong country ay closed. So, para mas masiguro mo yung requirements, kasi hindi ko alam, hindi naman ako nagtatrabaho sa imbahada ng Ecuador, so, hindi ko alam yung eksaktong requirements. Para mas malaman nyo yung eksaktong requirements, guys, ay i-search nyo sa internet o kaya mag-email kayo sa Embahada ng Ecuador kung ano yung requirements sa kailangan nyong visa. So, nakadepende rin yun, guys, sa sitwasyon nyo, sa sitwasyon mo ng ka-LDR mo, kung ano yung nababagay na visa para sa'yo, para makaalis ka ng bansa at para makapasok ka sa bansang Ecuador. So, pinakamaigi, guys, magtanong ka muna sa Embahada ng Ecuador kung ano yung mga requirements ng fiancé visa, for example, o kaya marriage visa, for example, o kaya tourist visa naman kung hindi pa naman kayo nagkikita ng ka-LDR mo. Now, let's go to our question number 4 na nagmumula naman kay Lalaine Diaz. "Hi po, thanks sa advice. Mayroon akong kamit by next year. Kaso friends lang kami, di naman lovers. Pupunta siya dito sa akin sa Pinas. Ano po pwede nyo ma-advise sa akin?" Actually, pwede naman po kayong makipag-meet sa ka-LDR nyo, guys, kahit friends lang kayo during LDR. Hindi pa kayo talaga naging kayo, kasi hindi talaga natin maiwasan, guys, na may mga foreigner na
ayaw nila munang mag-conclude hanggat hindi nila na-meet yung person na maging sila during LDR. Kasi nga, mas gusto pa rin nila yung ma-confirm sa sarili nila na gusto talaga nila yung taong yan, oras na makita nila sa personal. In fact, it happened already to my cousin na hindi sila talaga yung may commitment sa isa't isa at nagpaplano na kailangan mag-meet bago sila mag-conclude na maging sila. Wala pong ganyan kasi totally friends lang po sila during LDR. Nag-uusap lang sila na magkaibigan. Pero nung gustong magpunta ng Pilipinas si lalaki, by the way, he is a German. So yun nga, inabot sila ng mahigit isang taon na magka-LDR, na magka-chat, pero walang commitment sa isa't isa at wala rin pangako sa isa't isa, guys, na magkakagustuhan sila pag nagkita sila. Yun lang, gustong magpunta ni lalaki sa Pilipinas at gusto niyang ma-meet itong pinsan ko since magka-LDR sila, magkaibigan sila, matagal na through online. At yun, nag-meet sila sa Cebu as magkaibigan hanggang sa inaya ni lalaki yung pinsan ko na mag-tour around Visayas. At doon nga, guys, na-develop si lalaki, kaya niligawan ni lalaki yung pinsan ko. And in fact, right now, they are already married and also my cousin is already in Germany. So, ang ibig kong sabihin about this situation, guys, na yes, pwede nyong i-meet up yung ka-LDR nyo kahit friends lang kayo during LDR kasi hindi nyo alam na baka pag nag-meet kayo in person ay magustuhan kayo hindi lang yung physical appearance nyo but also entire you, yung kalooban mo kasi makakasama ka na niya in person in that time. So, baka in that time ay ma-develop siya at doon na magsisimula yung commitment nyo at magkakaroon kayo ng relasyon sa isa't isa. Now, let's go to our question number 5, guys, na nanggagaling naman kay Ana Marie Robaton, na ang sabi niya ay, "Hi, Jing, ako kasi pinapapunta niya sa Dubai, pero siya bahala sa lahat ng gastos. Okay kaya, Jing, na ako ang pupunta doon?" Yes, okay naman po na ikaw yung pupunta doon, pero mangangailangan po kayo ng visa. Kasi close country po yung United Arab of Emirates kung saan nandoon ang Dubai. So, hindi po kayo makakapasok sa country na yon, sa City of Dubai, hanggat wala po kayong visa. Kasi yun po yung magiging point of entry nyo. Pero kung ganyan naman na sasagutin lahat ng boyfriend nyo, ng ka-LDR nyo, lahat ng gastos, pagpa-process, pagkuha mo ng tourist visa, guys, lalo na kung hindi pa kayo nakikita ng ka-LDR mo. So, wala pong problema na kayo ang magpunta. Yun nga lang, siguraduhin mo lang, guys, lalo na pag first time nyong magkikita at doon nga kayo magkikita sa bansa niya gamit ang tourist visa, ay siguraduhin nyo na may sarili kayong pera na anytime kayong makauwi. Kung ano't anuman ang mangyari na hindi kayo komportable or feeling nyo ay hindi kayo safe sa ka-LDR nyo. Para anytime kayong makauwi ay siguraduhin nyo rin, guys, na may connection kayo to someone na pwede kayong mag-book ng ticket anytime na for emergency, for example, ay pwede kayong makakuha ng hindi nadadaan sa boyfriend nyo ng tulong para makakuha ng ticket pa uwi. Kaya aside sa pera, guys, ay siguraduhin nyo na may someone na makakatulong sa inyo para makapag-book sa inyo ng ticket pa uwi ng Pilipinas kung ano't anuman ang mangyayari kung first time nyo imi-meet yung ka-LDR nyo sa outside of Philippines. Now, let's go to our question number 6 na nagmula naman kay Super Wonder Mom. Na ang tanong niya, guys, ay paano kung siya naman ang pupunta dito sa Pilipinas na mag-tourist visa? Ngayon, napaka-simple lang po niyan, guys, kasi first of all, ay hindi na muna siya mangangailangan ng visa kasi may 30 days free visa naman tayo sa Pilipinas kaya anytime siyang magpunta sa Pilipinas ay pwede. Pero bago niya pa maubos yung 30 days sa Pilipinas, guys, ay kung gusto niya pang magstay longer, ay asikasuhin niyo na kaagad yung tourist visa niya para hindi na siya kailangan pang lumabas ng bansa. So malayo pa lang bago maubos yung 30 days niya sa Pilipinas, ay asikasuhin niyo na kaagad yung tourist visa niya para hindi kayo magkakomplikado sa pag-i-stay niya doon. Now, let's go to our question number 7, guys, na
Nagmula naman kay Mimi Mims. Nang sabi niya ay paano po pag nag-break na, pwede pa po bang mag-care? Actually guys, kung nasa LDR ka, ex mo na yung ka-LDR mo, move on na lang. Pwede naman na friends, pwede naman kayong maging friends, pero huwag ka nang mag-care na yung parang dati pa rin na may relasyon kayo. Pero syempre, nakadepende rin yun sa sitwasyon, like paano kayo nagkahiwalay, kung siya ba ang may kasalanan o ikaw itong may kasalanan. Kasi kung ikaw itong may kasalanan tapos gusto mo pa rin manatili sa kanya kaya nagki-care ka, ay ang mangyayari niyan guys ay magiging obsessed kang tingnan na hindi po magandang tingnan sa foreigner kung obsessed yung babae sa kanya. Kasi ang obsessed na tao guys ay nakakatakot po iyan kasi hindi lang pagmamahal ang magagawa niyan, dahil sa sobrang obsessed ay pwede rin niyang makapanakit na automatic ay iisipin ng foreigner. Yes, pwedeng mag-care, pero nandoon na bigyan niyo ng limitasyon yung sarili niyo guys. Ilagay niyo sa lugar yung sarili niyo na magkaibigan na lang kayo. Kaya ka nanatili sa side niya kahit ex mo na lang siya or ex ka na lang niya. Pero kung ako talaga ang tatanungin guys, ay mas mabuti na po na mag-move on na lang. Pwede namang makipagkaibigan sa kanya, sa ex mo, pero huwag ka nang mag-care. Kasi isa pa, kung magki-care ka, nandun pa rin yung attachment nyo sa isa't isa. Lalo na kung ikaw yung may kasalanan guys, kung bakit kayo nagkahiwalay, ay masasaktan ka lang in that kind of relationship. Kasi magiging one way na lang yan. Siyempre, nandun na yung formality na nag-break na kayo, kaya kung papansinin kanya o hindi, pero ikaw gusto mo pa rin mag-care sa kanya, ay masakit yan sa part mo. Pero kung siya naman itong may kasalanan, tapos gusto mo pa rin mag-care sa kanya, ay first of all, huwag mong hiwalayan. Bakit ka nakipag-break kung ganyang hindi mo pala siya kayang i-let go? So now, let's go to our question number 8 naman na nanggagaling kay Marivic Vigilia. Na ang sabi niya guys ay, ma'am, gawa po kayo ng tips para sa mga seaman, wife at GF. Hirap kasi nahihirapan ako. 5 years na kami mag-BF at GF at mag 1 year na kaming kasal. Kasal na pala sila guys. Wala pa kami baby. Nakadalawang sakay na siya. Iwan kong kaya ko pa next sakay niya. Ito yung napakahirap na sitwasyon guys. Na kung may karelasyon kang seaman ay napakahalaga guys na tingnan mo o i-look forward mo yung magiging buhay mo sa kanya sa mga susunod na taon or 5 years from now from your relationship. Na mag-BF and GF pa lang kayo. Kasi pag oras na pumasok kayo sa kasal guys, lalo na kung sa Pilipinas kayo ikasal, ikaw itong naghihintay lang sa bahay, si lalaki ang nagtatrabaho, sumasakay sa barko, wala kang pera pang annulment. Ang annulment pa naman sa Pilipinas guys ay napakamahal, pero kung nasa bahay ka lang naghihintay ng kita ng mister mo, kasi yung mister mo ang nagtatrabaho, wala kang ibang choice kundi magtiis ng pangungulila at sakit kung ang ka-LDR mo ay seaman. So, bago pa kayo pumasok sa kasalan guys, kung ang ka-LDR mo ay seaman, i-look forward mo yung magiging buhay mo kung gaano ito kalungkot sa tuwing iiwan ka ng asawa mo kung sasakay siya ng barko at aabutin ng 1 taon bago siya makauwi sa piling mo. Kung yan ay kakayanin mo ang ganyang klase ng buhay, lalo na kung wala pa kayong baby, kung hindi ka pa bubuntisin ng asawa mo, gusto niya i-enjoy muna yung pagiging bagong kasal nyo, pero right after na kinasal kayo ay iiwan ka niya kasi sasakay siya ng barko, uuwi siya after 2 years, anong klase yung ganon? So yan yung i-look forward nyo guys bago kayo mag-asawa kung ang ka-LDR nyo ay seaman. Kasi kung ganyang wife ka na guys, hindi ka na GF kasi pinakasalan ka na ng ka-LDR mo or karelasyon mong seaman, so wife ka na ngayon, yan na ang titulong hawak-hawak mo. Nasa'yo na ang corona kasi pinakasalan ka, yun nga lang, wala sa'yo, iniiwan ka kasi nasa trabaho at inaabot ng taon bago ka uwiin. So siguraduhin mo na lang guys, kung hindi mo kaya ang ganyang klase ng buhay, ay magtrabaho ka, mag-ipon. Paano mo yung kasal mo? Bakit ka magtitiis sa ganyang klase ng sitwasyon kung kaya mo naman? Kung kaya mo namang pumiglas.
kung mawala. Pero kung wala kang kapera-pera, guys, yung totally plain wife nga lang, wala po kayong ibang choice, kundi magtiis po sa sitwasyon na pinasok nyo. Or pinakamabuti nyo pong gawin ay humingi kayo magka-baby na sa asawa nyo na buntisin ka na niya para kahit iwanan ka niya, sasakay siya ng barko, ay mabibisi ka sa kakaalaga sa anak nyo. So, hindi mo totally ma-feel yung emptiness sa marriage life mo kasi may anak kang inaalagaan sa kanya kahit wala dyan yung asawa mo. Actually, malulook forward mo naman yung pag-uwi ng asawa mo kasi syempre as asawa, alam mo dapat kung hanggang kailan yung kontrata niya at kung kailan siya makauwi after niyang makasakay ng barko. So, ilulook forward mo yung asawa mo at the same time, habang wala siya, ay mabibisi ka sa kakaalaga sa anak niyo. So, ganyan na lang po yung gawin niyo, Madam Marivic Vigilia. Humingi kayo ng anak sa asawa niyo para at the same time na nandoon sa trabaho yung asawa niyo, ay maging busy ka sa pag-aalaga sa anak niyo. So now, let's go to our question number 9, guys, na nanggagaling naman kay Mary Jane Limorinas. Hi, Miss Jing. Sana mapansin mo itong message ko. Yung BF ko, pauwi siya ngayong May. Ang plan niya ay isasama na ako sa bansa niya in Europe. Ang tanong ko lang, Miss Jing, how much money bang pwede niyang dalhin sa Pinas? Thanks, Miss Jing, watching here in Saudi Arabia. Ngayon, guys, doon tayo mag-focus sa tanong niya kasi madali lang itong sagutin. Magkano nga ba yung dadalhin na pera ng KLDR niyo, guys, kung cash yung dadalhin niya? Actually, kung yung pera naman niya, guys, ay nasa bank account niya, ay it doesn't matter po yan. Kasi hindi niya naman dadalhin yan. Kahit magdala lang siya, guys, ng card niya, ay it doesn't matter yan, guys, kahit ba sabihin natin, trillion yung laman ng bank account niya. Wala po yung problema. Pero kung cash yung dadalhin niya, guys, kumbaga magdadala siya ng limpak-limpak na pera, may limitasyon po yan sa airport. Hindi lang sa airport natin, but hindi ko alam, guys, kung ilang yung limitasyon sa airport ng ibang bansa, pero sa pagkakaalam ko, sa airport natin sa Pilipinas ay hindi dapat lalagpas sa $10,000 yung dadalhin mong pera na cash sa luggage mo or kahit sa hand carry mo. As long as dala-dala mo yung cash, guys, hindi dapat siya lalagpas ng $10,000. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung kahihinatnan mo kung lalagpas ka na doon o mangyayari kung lalagpas ka na doon. Pero yan po yung rules na alam ko, na hindi kayo dapat magdala ng cash na lalagpas sa $10,000 na ipapasok nyo sa bansa natin sa Pilipinas. So hindi lang ikaw, but also for your boyfriend, dapat sundin din nyo ng boyfriend mong foreigner kung papasok sila sa Pilipinas, sa bansa natin, na may dala-dalang cash na pera. Now, let's go to our question number 10, guys. Nananggagaling naman kay Pinasikat na blah, 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 blah. Medyo mahaba siya, kaya diretso na ako dun sa tanong, guys, na hi, Jonah, sana mabigyan mo kami ng advice, lalo na kung nasa pamilya ka ng conservative at may kamag-anak akong demanding. Alam nilang may boyfie akong puti at gusto nila humingin ako ng financial, pero ayokong gawin. Nababahala ako kapag umuwi siya dito, baka habang nakatalikod ako ay bigla sila mag-demand ng pera, mga tiyahin at pinsan ko ang involved, pero hindi ang magulang ko ang issue na ito. Sana matulungan mo kami na may mga same problem, mga hindi dapat gawin ng pamilya o kamag-anak mo kapag umuwi si boyfie for the first time dito sa Pinas para hindi siya ma-disappoint. In this matter naman, guys, kung bibisitahin ka ni boyfriend ng foreigner, boyfriend mo sa Pilipinas, sa bansa natin, ay since alam mo na yung motive ng relatives mo, ng auntie mo, ng mga pinsan mo na ganyan, dapat humingi ka ng pera o sila mismo yung nagpapahiwatig na manghihingi sila ng pera sa boyfriend mo, ay bago pa lumapag sa airport yung boyfriend mo, guys, habang magka-convo pa lang kayo, na magkalayo pa lang kayo, nasa bansa niya pa siya, ay kausapin mo na yung boyfriend mo na ganito yung sitwasyon sa side mo. Na, like for example, hindi mo naman talaga pwedeng bantayan yung boyfriend mo na
every second ay nasa gilid ka niya para lang mag-guard mo yung boyfriend mo from your relatives. So, mismo yung boyfriend mo, sabihan mo na ganito yung bad side ng relatives mo, huwag mo namang siraan yung relatives mo. Sabihin mo lang that maybe nangangailangan ng tulong yung relatives mo, pero ipaintindi mo sa boyfriend mo na hindi mo kailangan gawin yan kasi hindi mo naman obligado na tulungan yung mga relatives ko. Lalo na relatives guys, hindi mo yan even immediate family. Nakakahiyangang manghingi sa boyfriend na ang reason mo ay immediate family, lalo pa kaya kung relatives. For sure guys, kung mangyari yan na kikikila ng relatives mo from your back, behind your back, yung boyfriend mo, habang nakatalikod ka ay kikikila nila ng money, ay for sure madi-disappoint yung boyfriend mo na for sure rin ay ikakasama ng relationship niya sa'yo. Kasi konektado ka sa relatives mo. Kaya, bago pa lumapag yung boyfriend mo sa airport natin sa Pilipinas, ay dapat warningan mo na yung boyfriend mo na in case kung manghingi ng pera yung mga relatives mo, ay wag na wag siyang magbibigay. And in that matter also, alam na ng boyfriend mo na mangyayari ang ganyan. Kung ma-encounter niya man, ay hindi na siya madi-disappoint. So that's all for today guys. I hope may nakuha na naman kayong ideas from this video, from your Ate Jing. So for more LDR tips, huwag nyo kalimutan guys na kung wala man sa description box natin, ay pumunta kayo sa playlist ko at open nyo yung nakalabel na LDR tips. At lahat ng LDR tips ko guys ay nandoon po, walang labis, walang kulang, matatagpuan nyo. And that's all. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye!